paano buhayin ang excitement sa pag-aasawa. Ang bawat kasal ay nangangailangan ng pagsisikap mula sa parehong mga individual na kasangkot upang gawin itong tumagal. Maraming beses, ang mga pag-aasawa ay nagtatapos dahil ang mga kasosyo ay nagsisimulang maniwala na ang spark ay wala na doon. Mayroong, gayunpaman, maraming mga paraan upang idagdag ang spark, pagnanasa at kaguluhan pabalik sa iyong kasal. Isa, magdagdag ng bahagi ng sorpresahin. Ang misteryo at sorpresa ay gayahin ang emosyonal na kalagayan ng isang bagong pag-iibigan. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na sorpresahin ang iyong kapareha sa mga mamahaling hapunan o dalhin siya sa Mediterranean. Ang isang maliit na mapagmahal na kilos ay napupunta rin sa malayo. Halimbawa, maaari mong sorpresahin ang iyong kapareha sa trabaho at dalhin siya sa isang tanghalian o padalhan siya ng tala ng pag-ibig o isang greeting card sa pamamagitan ng email. Dalawa, sumali sa mga bagong aktibidad kasama ang iyong kapareha. Mag-eksperimento sa iba't ibang aktibidad na hindi mo pa nagawa noon. Makakatulong ito sa iyo na ibalik ang excitement sa iyong relasyon. Halimbawa, maaari kang magplano ng isang mabagal na sayaw kasama ang iyong kapareha, o maglakad sa bundok, o mang-isda sa malalim na dagat. Tatlo, gumawa ng isang bagay upang pasiglahin ang iyong pagpukaw. Gumawa ng mga aktibidad na nagpapalakas ng iyong adrenaline. Halimbawa, maaari mong isama ang mga ehersisyo tulad ng hiking sa bundok, roller coaster ride, panonood ng horror movie, o kahit simpleng treadmill exercise. Apat, makinig sa iyong kapareha. Kadalasan ang mga mag-asawa ay nag-uusap, ngunit hindi nakikinig. Ang pagpapalitan ng atensyon ay nagdudulot ng pagiging malapit. Tanungin ang iyong kapareha tungkol sa kanilang kinaroroonan o kung ano ang kanilang ginagawa sa buong araw, at makinig at magbigay ng feedback sa kanilang mga sagot. Hikayatin ang iyong kapareha na pag-usapan ang kanyang mga nakatagong damdamin at takot. Purihin at pahalagahan ang maliliit na bagay na ginagawa ng iyong asawa araw-araw, dahil nararapat siyang pahalagahan. 5. Maglakbay at lumikha ng isang pakikipagsapalaran sa iyong kasal. Magbakasyon ng kaunti kasama ang iyong kapareha. Lumabas ng bahay sa loob ng isa o dalawang araw at pumili ng lugar na interesado kayong dalawa. Hindi mo kailangang lumayo sa iyong tahanan at mag-invest ng maraming pera. Maglakbay ka lang sa isang lugar kung saan makakapag-spend ng quality time kayong dalawa. 6. Hawakan ng iyong kapareha. Nang mas madalas, ang pagpindot ay nagdudulot ng pagpukaw at pakiramdam ng suporta at kaganhawahan, parehong psikolohikal at pisyolohikal. Hawakan ng kamay ng iyong kapareha habang naglalakad at siguraduhing hahalikan, yakapin o yakapin mo bawat araw. Ito ay magpapaalala sa iyo na pareho kayong pinagsama sa physiologically. 7. Maglaro. Sa nob ng isang abalang buhay, ang mga mag-asawa ay nakakalimutang magsaya at magsaya sa kanilang buhay may asawa. Ang bawat relasyon ay dapat tungkol sa saya. Ito ay hindi lamang nagpapasaya sa iyo sa piling ng isa't isa, tumawa at nagdaragdag ng saya sa iyong relasyon, ngunit naghahatid din sa iyo pareho sa sekswal na pagpukaw. Kung sakaling mayroon kang alalahanin o tanong, maaari kang palaging kumonsulta sa isang eksperto at makakuha ng mga sagot sa iyong mga tanong. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.